Ay, magandang gabi o mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Nagsimula na o yung papasukin ng ICC rally kanina, no? Siguro napanood nyo naman, no, mga friend. Libu-libong loyalista sa harap ng Senado. Heto na, matinding panawagan, ICC, papasukin na. Abi, no? Magbigay lang tayo ng reaction dito. Ang isang mapayapang rally na ito. Hindi tayo katulad ng iba na nagsasalita na sabi ang pumamang politikahin. Hindi natin gagawin yun. Hindi tayo katulad ng iba. And then the world show si Pangulong Bongbong Marcos sa harapan ng taong bayan. Tayo dito naniningdigan ngayon. Hindi tayo bayan. Ano lang ko yung ganun, medyo marami-rami rin yung dumating, pero kumbaga sa ano, hindi ko sa ano, no, kulang eh, kasi kulang sa, kumbaga sa ano eh, sa sahog, dapat yan merong dasal, may dasal dahil, tsaka medyo hindi yung wag walang masyadong politika. Hindi yung bongbong, maninawagan ho kayo eh, mga friend. Sana to makarating sa inyo to, no. Mananawagan kayo kay Bongbong na hal, kumaga babagbagin ninyo yung kanyang ano eh, yung kanyang isip na idepensa pa itong si Digong na wag papasukin o wag maki-operate. Makikiusap kayo eh, alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay na napinsala. Anyway, meron naman dyan, may in-interview siguro. Kasi mahaba yung isa eh. Ito, in-interview siguro mga lima, anim na, tag dito, biktima ng war on drugs. May magulang, may asawa. Kulang ho yun, no? Kulang. Sa susunod ho sana, anyway, meron pa sa 17 eh. Yung Sara Resign Movement sa pagiging DepEd Secretary, no? Medyo marami rin ho yun dahil yun nga sabi, wala na hong pipiliin kulay doon. Kaya pula, kaya ano, no? Maghahalo-halo doon ho. Kasi mahirap nga talaga eh. Meron tayong, hindi naman nung siguro imbento to na may nakaupong DepEd Secretary na walang nalalaman sa kanyang inuupuan, maasa sa kanyang mga adviser. Aminado naman siya eh. Siguro naman nakikita. Eh, laki ho ng kinikita niya. Laki ng ba? Ang laki ho ng budget niyan para ipahawak mo sa isang walang nalalaman. O, di ba? Kaya ho yan, marami hong dadalo dyan. Yun hong rally na yan sa Sara Resign na yan bilang DepEd Secretary, no? Sana ho ito, isabay na to para isang ano na lang, sabay na itong ICC, papasukin ng ICC. O magkaroon ng, para sa akin, mas maganda sabay na eh. Para total, yun lang din naman yun eh. Sara Resign, para saan? Sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na hindi pabubo ng pabubo. Ang mga, wala eh. Ah, yung mga susunod na henerasyon na pahinaan ng pahinaang klase ng educational attainment dito sa ano eh. Pilipinas eh. Hindi kagaya ng panahon na natin na. Oh, magaganda ho nung mga panahon namin. Iba eh. Kasi nga nung mga panahon namin, aba, hindi pwedeng, disiplinado kami. Hindi ngayon, pag pinalo mo yung bata, anak ng pating, kasalanan ka yung teacher eh. No, hindi eh. Pag mahaba ang kuko mo, tinitik mo, parang magulang namin ang teacher namin noon, nung pag nasa elementary kami. Pag mahaba yung kuko mo, papaluin ka ng ruler sa kamay. Kailangan malinis kang papasok, hindi po pwede yung ano talagang
mararamdaman mo yung teacher na may malasakit sa'yo bilang magulang. Eh ngayon, di pwede. O, susumbong yung ano, taasan, sigawan lang ng teacher yung estudyante. Susumbong na sa nanay niya, napahinahiyay ka siya. Ay, wala. O, diba? Yun ang ano nung ngayon eh. Hindi kagaya nung araw talagang may malasakit ang teacher sa estudyante. Tsaka nung araw, pag hindi ka karapat-dapat na ipasa, talagang ibabagsak ka. Eh ngayon, hindi. Pasa na lang ng pasa eh. O. Okay, tama, sabi ni Professor Shell Magno, yung vlog ko kagabi. O, diba? Grade 10 na, hindi pa marunong magbasa. O, paano ay? Ibig sabihin, pasa lang ng pasa itong mga teacher na to. O, paano? Ano? Wala na, hindi na uso, bagsak ngayon. Noong araw, hindi o eh. O, talagang babagsak ka. Anyway, yan nga o yan. Dapat to hindi pa, wag niyo na haluan ng politika na ano kagaya to Marcos na ano na ganyan ganun. Babagbagin niyo yung isip ni Marcos na para makikooperate sa ICC. Yun hong mga biktima ho nitong war on drugs ni Digong. Tulungan niyo yung sarili niyo kung talagang gusto ninyong makakamit ng hustisya. No? Kasi nga iba ho yung sabi nga ni Atty. Enzo, wiwindang-windang yung utak ni ano, kung may hindi ko matindin, hindi rin maintindihan kung anong ano eh, kung ano nga nasa isip niya, eh, di ba? Lahat ho kayo ng mga napersala nito, mga war on drugs nato, no? Na wala naman nangyari kundi nga nangamatay lang yung mga maliliit na nakatsinelas. Wala rin nung nangyari, tuloy-tuloy rin ho ang droga. Mismong sa Davao. Oo. Ha? Nagdeklara yung Basti Duterte ng war on drugs kagaya nung tatay niya. Ah, diba? Davao nga lang, hindi nyo pa masuheto. Paano nangyayaring masusuheto nyo yung buong Pilipinas? Ay nako mga friend, patay tayo dyan. Yung mga magulang, nung mga nangamatay, nung panahon nitong sinasabing effective na war on drugs ito si Digong. Ha? Pagdating ng rally na papasukin ng ICC, magkaroon po ng misa. Dala niyo po yung mga retrato ng inyong mga anak na biktima. Dala-dala niyo po lahat 'yan at iharap ninyo. Oo. Makukunan ho 'yan ng media. Oh. Kung gaano talaga karami. Kasi maraming nagsasabi, sabi ng pulis, 6,000, 7,000, may nagsasabing 30,000, diyan ang makikita. Kung talagang ilan ang nadali ni Digong, ng war on drugs si Digong, di ba mga friend? Ganun ho yan. Tulungan yung sarili ninyo. Oo. Sinisigaw dito, papasukin ng ICC, ipakulong si Digong. Yan ang mga sigaw kanina dyan, sa rally na yan, ano? Oo. Yung rally na yan. Kaya kailangan makita kung gaano karami. Eh baka wala pa kung 2,000 yung kanina na yan. O sa totoo lang. Ha? Magkaroon ng misa. Oo, isang parang peaceful rally talaga na hindi yung ganyan na sigaw-sigaw na hindi. Talagang ano lang, mild lang talaga, mild na rally na talagang nakikiusap kayo dito sa gobyerno ni Marcos na makikioperate sa ICC. O, ganun. Ha, mga friend? Tumalun tayo sa isang topic pa natin, no? Maaga pa naman. Magkukulab po tayo. Eto. Subiri, hinarang investigasyon kay Digong Duterte. Kumampi sa mga Duterte. Ha? Oh. Yung investigasyon no, doon sa sinatawag na gentleman's agreement na pinakasundo nito si Digong, no? Si Subiri, ayaw ni Subiri. Alam niyo mga friends, pero sa Kongreso tutuloy yata nila Romualdez, no? At obligado na ipatatawag kung itong si pinakamatalinong presidente sa lahat. Pinakamatalino, pinakamagaling na presidente sa lahat. Si Digong nyo. Ah.
pakatalino ni Digong, ano, Tarigis, bilib ka. Antonio Carpio, Supreme Court Justice, idiot, bobo, minumura lang niya. No? Presidente ng Pilipinas, minumura lang niya. Siya lang ang magaling. Oh, ha? Mali ka yung ano, nakamuti. Oh. Ay, ako, Diyos ko. Ito bang Senado, Senate of the Senate of the Philippines pa ba ito? Ah. Senate of Senate Senado, ano to? At si Mapek, si Silvia Neto, si Subiri, si Digong o si Pilipinas. Marami ho yan dyan eh. Kaya ako talagang mahirapan to eh, si Bongbong. Oh, parang ang Senado, eh, Senate President ho yan eh. Di ba si Subiri? Oh, ano, ang title, oh. Hinarang ni Subiri, ika, investigasyon kay Digong. Oh, oh, Subiri. Ah, wala ho bang ano dyan? Wala bang magawa dyan? Na para palitan yan bilang Senate President. Eh, hindi yung Senate President ng Pilipinas yan eh. Mukha Senate President ni Digong yan. Ha? Maski yung kikibuloy, alanganin pa pumirma ng ano yan eh. Ano tawag dito? Yung i-contempt o ipa-aresto si Kibuloy. Ha? Wala ho yan yung Subiri, sa totoo lang. Wala ho yan. Senate President ho yan ng ni Digong. Ah, mga friend. Saka sa totoo lang, ha? Ito lang ang Senate President na pinaka. Sa pinaka. Oh, wala. Oh, tignan mo yung Senado. Gulo-gulo. Papatawag ng resource person. At tawagin. Pag, pagbababalahurain yung mga tinawag nilang mga resource person na sinasabi. Oh, walang ano sa Senado. Wala nang respetuhan dyan. Oh, pag hindi nila gusto yung sagot nun sa contempt yan, mumurahin kung ano-ano pinagagawa, wala na ho. Pero si Subiri, eh, nanonood lang si Subiri, wala na, sinasabing wala na, hindi na ho ka-respeto ang Senado. Sa totoo lang yun, ewan ko ha, kung tama ako, pero para sa akin talagang wala na eh. Mantaki mo yan ho. Kailangan si Digong ipatawag dahil siya ang ano eh, siya nakipag-deal eh. Kung anong deal ang pinasok ni Digong, di ba? Ayaw ni Subiri. Oh. Maraming rason para ewan ha. Sabi nga ni Attorney Clary, ang babaw ika ng rason. Eh wala tayong magagawa eh, di ba? Mga friend. Mantakin niyo 'yung Senado. Ilan ba 'yan? 24. Subiri, Bongo, Bato, Tolentino, pa, Kimo, halos, ilan lang yata ang senador ng Pilipinas dyan eh. Puro senador ni Digong yung nandiyan dyan eh, sa Senado. Ha, mga boss? Ewan ko akong mali ako. Eh, alam ko tama ako eh. Di ba? Oh, wala. Wala. Malakas pa ang kamandag ng ulo ng Pugita. Ha? Marami pa ko sana akong tatapik eh. Pero maganda ho kasi makipag-collab muna. Ha? Anyway, magbigay na ho kayo ng komento dyan. Ano ho ang masasabi ninyo sa Senado ng Pilipinas? O Senado ba ng Pilipinas? O Senado ni Digong? Eh, mahawakan mo yung ulo ng Senado. Senate President. Protektado. Si Digong. Todas. Oh. Pero pinabayaan niya yung investigasyon ni Bato. Hindi niya hinarang. Doon sa Morales, di ba? Oh. Pero yung gustong mangyari ni Senadora Risa Ontiveros na ipatawag si tungkol niya sa secret gentleman agreement na pinasok ni Digong, ayaw si Subiri. Diba? Basta, anong takot sila talaga dito sa pinakamagaling na presidente, pinakamatalino sa lahat ng presidente para sa kanya. Atay tayo dyan. Noel Tenko, shout out. Good evening, Karoke, sabi niya. S. Makise, shout out ha. Good evening po, Sir Rox.
Congratulations sa pagka-recognize sa iyo ni Attorney Enzo. Nakikita ko na always kang nanonood kay Attorney Enzo. Sama-sama tayo sa katotohanan, Sir Rox. God bless you always. And mabuhay ka, Sir Rox. Mabuhay, S. Makise. Oo naman. Marami po yan eh. Attorney Claire Castro, Richard Hidarian, Christian Isguera, Toto Causing. Marami ho. Oo. May politiskop pa. Yun hong Secretary Ronald Llamas. Lahat na sinasabi ng mga yan, puro katotohanan po yan. Ewan ko kung bakit marami pa rin nanonood kay Maharlico. No? Kaya, ilan yung, dyan yung makikita, mababasa kung gaano marami pa rin tanga. Kaya baka minamalas-malas, wag naman po sana, Lord, baka makalusot pa si Ipe at saka si Boom Tarat-Tarat. Dagdag na naman na pasosweldohin ni Juan de la Cruz na magkakalat ng EBAC sa Senado. Dami ng buhay ito. Noel Tenco, sabi niya, ang daming issue, parang di mauubos ang saya-saya. Araceli Diaz, welcome to the club. Resign ka na lang, Sara Dotae, Kapalmux. Alam mo, Araceli, pag hindi makapal ang mukha mo, hindi ka pwedeng politiko eh. Pero huwag naman yung sobrang kapal naman na. Wala kang alam eh. Ahawa ka na isang departamento. Tapos pinagmumura ng pamilya mo yung boss mo. Diyan ka pa rin. Uy, extraordinary. Tao ka ba? Yun ang tanong dun. Bilang tao, di ba sa inya? Tao ka ba? Dapat bilang tao, alam mong mahiya at meron kang delikadesa, ha? Bilang tao. Ngayon, kung hindi ka tao, tabla tayo. Ha? Leti Peralta, welcome to the club. Malamang totoo ang hinala mo, sir. Alam mo, pag naghinala ako, bihirang pumaltos, ba? Kalati Baya, shout out. Noel Tenco ulit. Gusto nga po ni Ka Enzo, maganda nga po suggestion ninyo na mag-rally kasama ang mga biktima ng EGK. Oo. Sana mapanood ito na to ni Enzo. Oy, bunyok mga pren ha. Oo. Wag na kayong magkalat. Bunyog lang sa 2025 ang ililista ninyo sa balota. Sa senador naman, huwag niyong kakalimutan, si Engineer Toto Causing, Atty. Toto Causing. Noel Tenco ulit to. Gusto nga po ni dapat lang yung mga biktima ng EGK, tulungan ninyo sarili ninyo kung gusto niyo talaga makakuha ng hostisya para mabagbag ninyo yung sa isip nitong si Bongbong na protection ng si Digong. No? Magdala po kayo ng mga picture ng inyong mga napinsa, mga nangamatay na anak, asawa, lahat. Ang ganda hong tignan. Oo, ang ganda hong tignan. Oo. Ang target niyo, si Bongbong. Mahal na pangulong kagalang-galang ganun. Yung maganda hong salita na pwedeng bumagbag sa kanyang laman ng kanyang utak na puproteksyonan niya ang isang tao kontra sa libu-libong mga pinapatay ng taong puproteksyonan niya. Ha? Kalating Baya ulit to. Hello, Miss Akira Milus. May you have a great day. Ingat ka palagi. Akira, kung nakikinig ka, sana maayos kang kalagayan, mga friend. Ha? Federico Mandak, shout out. Hindi yan mag-resign sa DepEd. Sobrang laki ng budget niyan. At every year, lumalaki yan. Para siyang nagtampo sa bigas. Wala yung pakialam sa edukasyon ng mga bata. Importante sa kanya, yung budget yun lang yun. Ano kayo, siniswerte? Si PBBM lang ang makakapag-alis dyan. Kaso mo, tiwala siya kay Sara. Yun ang problema, Federico. Ewan ko, anak ng bating. Ano kaya pinakain dito ni
kay PBBM nito, no? Es makisi ulit, oh. Yes, Xerox, mas magandang manood sa mga discussion na ganyan kaysa sa ibang bagay. Salute to Sir Christian Isguera, Secretary Leonel Llamas, Atty. Enzo. Wala akong namimiss or pinalalampas sa mga daily stream nila. Salute to them and to your blog also, Sir Rox. The best kasi binabasa lahat ang mga comments namin. Mabuhay ka po. Salamat, salamat, Esmakise. Oo. Eh, sayang naman yung mga comments nyo. Masakit love ko pag di ko talaga nabasa. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque from Japan. Elizabeth, huh? Elizabeth Surat. Welcome to the club, Elizabeth Surat. Oo nga po, napanood ko rin po, sabi niya. Sheila Santo, shout out. Hindi yan magre-resign, Karox, kapalmok yan. Ang kailangan dyan talaga, tanggalin ni Marcos yan sa ang dapat. Inutil sa DepEd. God bless, Karox. Baon ng nyog ang maskara niyan, kaya kapal ng mukha. Wala, maski sobrang kapal, ano? Putik yan. Pero pag ganyan naman at sobra naman na, so, sa bagay, sobrang kapal talaga, mga friend. Pero ito namang si his ex-LNC. Ano gawa mo? Sabagay, hindi ka naman, hindi naman ikaw nagpapaswerte. Pero maawa ka, PBBM, sa mga estudyante. Ha? Masusunod na henerasyon. Mabuti kayo, sa ibang bansa nag-aaral ang mga anak nyo eh. Eh, paano yung mga nag-aaral ng mga pobreng bata na sinasabi? Pobre ah. Makikigamit ako sa salitang pobre. Pero pobre rin tayo, no? Talagang pag minahal mo pobre, yayaman ka eh. Kawawa talaga. Oo. Ramon Ramos, welcome to the club. Wala, di yan re-resign. Malaki ang pera dyan eh. Kaya nga, pinili niya ang DepEd. Para-paraan lang ni Sara yan. Makapal talaga. Hindi naman DepEd pinili niya eh. Gusto nga niya, siyang secretary ng ano eh, Department of National Defense. Defense Secretary o kinawa. Buti binigay kay Gibo eh. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening. Kung yan ang nakakuha ni Sara, tapos. Pasok na. Province of China na tayo. Lasing eh. Si Chong Wu. Nagka-practice pa maging Mandarin eh. No? Talagang grabe kapal. Eh, sa to lang mga friend. Maraming politiko. Makakapal ang mukha. Hindi ka na pwede hindi politiko, hindi makapal ang mukha mo. Pero, eto ho, siguro, para sa akin ha, ewan ko para sa inyo. Sa lahat ho ng politikong nakita ko, ito ho, si Sara, ang pinakamakapal. Totoo ho yan. Puntahin mo, nasa kabinete ka ni Marcos, minumura ng tatay, baka, tapos nandiyan ka pa rin, nagbebeso-beso. Iniwan sa'yo yung pamalakad, sasama ka sa rally ni Kibuloy. Anong klaseng ay hindi ho yan tao. Pag tao hindi ho ganyan, sobrang kapal. Totoo ho yan. Ano to? Kipera sa ano? Karox, naka-post po kayo sa vlog ni Atty. Enzo Crecto Bunyog. At pinupuri po kayo sa makatotohanan at tama ang inyong idea sa mga pamilya ng EGK na magsama-sama sa malawakang rally sa Senado ng mga Marcos groups na papasukin ang ICC sa ating bansa. Tama po si Atty. Enzo na kung sa tama at ikabubuti ng bansa at mamamayan, mas maganda ang at matibay at magsama-sama sa magandang layunin. O, diba? Johnny Alacaden, shout out. Good evening, Kuya Rox. Sobrang kapal na ng mukha ni Sara para hindi siya mag-resign. Oh, yun sasabi ko. Dito natin masusubok.
kung gaano pa talaga kakapal ang mukha niya. Pag nakita niya na talagang halo-halo na hihingi ng resignation niya eh. Oh, wala nang pipiliin kulay eh. Itong darating na Mayo 17, wala nang pipiliin kulay. Dahil para ito sa mga kabataan eh. Oo, oo. Kaya dito natin makikita talaga kung gaano kakapal. No? Sammy AJ, shout out. Arox, sa hula ko, si Sara, ang papalit kay Marcos in halftime 2025 to 2026. Usapan yan, the demon manages the destiny of the Philippines. Patay tayo dyan. Sana mali yung hula mo, Sammy, ha. Pero yun nga, ang bali-balita, di ba? Ladies Anita, oh. Magandang gayo po, Sir Roque, and to your loving wife, and cute apo. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa mo po, masaya na maraming aral akong natutunan. Keep it up. Oo. Thank you, ah. Ladies Anita ulit, oh. Kailangan umalis si Butangera Sara sa DepEd. Hindi niya alam ang trabaho niya bilang DepEd, Secretary DepEd. Pera lang ang hangad niya. Sayang ang pinasasahod natin sa kanya. Nga. Manghinayang ka naman, His Excellency, sa sinasahod niyang iyong vice-presidente. Sumasahod na sa pagka-vice-presidente. Sumasahod pa sa NTFL crook yata yan. O, tapos DepEd pa. Oo. Bodyguard lang yan. Ilan? 400 plus ang bodyguard niyan. May sariling ano yan eh. Vice Presidential Security Group eh. Mantakin mo, may 400. O. Ah. Sobrang spoiled naman yan, His Excellency. Ha? Bilang tao. Ha, His Excellency. Ha? Bilang tao. Ha? Matuto ka rin makiramdam sa mga ipinipwesto mo, no? Hindi naman ikaw nagpapasweldo dyan, eh. Noel Tengko ulit, oh. Parang nararamdaman ko na, parang naulit ang EDSA na magkakaisa ang mga taong laban sa Duterte. Sana tama ang pakiramdam natin, ha? Noel Tengko. Johnny Alaka din ulit, oh. Sara, pakinggan mo. Sara, pakinggan mo ang sigaw ng taong bayan. Resign, Sara. Ang kapal naman ang mukha mo, parang adobe na. Grabe. AJ Reyes, shout out, ah. Malalim yan, sir. Kahit anong gawin ni PBBM, hawak siya ng mga Duterte. Kita mo, kahit anong gawin sa kanya, tanggap niya, hindi kabaitan yan. Halos walang respeto sa kanya. Presidente ka, kung durang ka, dirain at kung murahin, parang hindi ka presidente. Kaya mag-isip kayo, isip-isip din pag may time. Ladies Anita ulit, oh. Para sa akin, kaya hindi matanggal ni BBM si Sara Butangera. Sara bilang Secretary of DepEd, may lihim sila. Pero gampanan niya ang trabaho niya bilang Secretary of DepEd. Sukdulan na si Butangera Sara, wala talaga siyang alam tungkol sa school. Kawawa ang masusunod na henerasyon. Nag-aaral sila ng walang natututunan at maraming no read, no write. At bobo sa English, lalo na sa GMRC. At religion nung araw, meron yan. Subject yan ngayon, nothing at all. Laan na talaga. Layo eh. AJ Reyes ulit, oh. Sa Senado, puro kengkoy, parang barangay lang. Nag-uusapan parang mga kagawad lang, parang hindi senador. Puro kamote, kengkoy, parang clown lang sa circus. Alam mo, AJ, mas maganda pang makinig sa ano eh. Sa usapan sa lokal. Oo. Sa hearing sa lokal, oh, yung mga ano sa lokal kaysa diyan sa national. La. Ladies Anita ulit, oh. Frustrated to be a president na fake BP. Gusto niya gawing Chinese country ang ating bansa. Yan yung totoo. Gusto niyang lagyan ng Mandarin language at handwriting. Kaya dapat nang tanggalin si Butangera, Sara, para sa akin po. Oo, talaga lahat. Ewan ko nga dyan eh.
Ladies Anita ulit oh. Sir Roque, maraming salamat sa gagandang topic ngayong gabi. I enjoy it. Good night sa inyo and loving wife po, po. Lalo na sa loving apo mo po. Have a blissful night. Sleep well tayo kasama na kaming mga sumusubaybay sa araw-araw. Gani ala ka din oh. Karoks, pag hindi pa tinanggal ni Marco si Sara sa malaking rally sa 17, may totoo na yung hinala ko, mawawala sa pwesto si PBBM. Ay, nako. Marilo Pabian, nak, shout out ha. Good night po tayo at sa mga kawaryos. Walang matimang birhen sa napakatiyagang manalangin. Maipapamalas sa kanilang mga nakaupo ang damdamin ng mga Pilipino, lalo na mga biktima ng EGK. Kung pilit si sinasarado ng presidente ang isip, puso at kalooban niya, siya rin ang talunan. Damay ang sambayan ng Pilipino sakaling di niya gawin ang tama. Gagawin ang lahat ng mga katunggali para sila makapuesto. Silang muli ang maraming kadahilanan na pangsarili lamang lahat. Kawawa na po tayo talaga. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilu Pabian. Marilu ulit oh. So proud naman po ng aming ama ng mga ka-warriors ay naging bida sa topic ni Atty. Enzo. Totoo naman po talaga. Unique ang suggestion ninyo na manguna na yung mga biktima ng EGK. Buhay na patutuo po. Buhay na patutuo po na grabe sakit ng perwisyo na ginawa ng past administration ng mga Pilipino. Torture na din po talaga ang mga mas may sala. Justice for all EGK's victim. Basta mga friend, ngayon pa lang, kampanya niya natin si Atty. Enzo Bunyog, party list no po, tsaka sila Atty. Toto Causing. O, 22,600 mahigit ng subscriber ko. O, eh, yung mga ano niyan, mga pamilya niyan. O, di ba? O, para maging maganda naman ang takbo, may marami akong magagawa nito eh, sila Atty. Enzo saka sana tumakbo pa rin si ano eh, Atty. Claire Castro. Nako. Pag yan ang nakarating sa Senado, marami susuot sa ilalim ng upuan, lalo na 'yung mga naggagaling-galingan. Marami sa Senado ng mga brand. Pinanonood ko pag nagkakaroon ng sila ng natawag na meeting o hearing diyan. Marami hong ano eh, ang buong akala nila, matalino sila. Hindi nila akalaing yung mga pagagawa nila, tanga. Tanga pala sila. Hindi nila alam na tanga sila eh. Ang alam nila, matalino sila. Utik yan. Shout out, Kimo. Ted, oh. Shout out, Ted. Salamat sa mga BBM supporters dahil sila na mismo ang gumagalaw para umusad itong si BBM. Para sipain si Sara sa DepEd at ipaaresto si Digong sa ICC. Dapat samahan pa ito ng mga anti-Duterte. Nagkakatuto din ang sinabi ni Karoke noon na walang mangyayari kung hindi kikilos ang mga tao. Diba, Ted? User, shout out, user. Mr. Sa totoo lang, pag hindi tinanggal si Sara bilang DepEd Secretary, talagang inutil na yung si Bongbong or takot sa mga Duterte. Yan ang pang sasabihin natin dyan, user. Sinasabi na nga, mga tao na nagsasabi, nahihirapan sila dyan sa ipinuesto mo, ayaw mo tanggalin. Anong klase? Cassandra Daisy, shout out. Sara, resign now. Grade 6, hindi pa marunong magbasa at magsukli ng pera kasi mahina sa mat. Kailangan ilagay ng lisensyadong teacher at hindi politikong pulpol. Init. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out ha. Sabi niya, hindi extraordinary worker si Sara. Ordinaryo lang ang kakayanan niya. Pasikat lang yung pamilya Duterte na yan. Pamilya ng mga budol. Puro papogi lang ang at blap ang nalalaman. Pero mas bagay sila tawaging budol-budol family. Doon sila magaling sa budulan. Ang ayon ako sa'yo dyan, Soylo. Kalat ni Bayo ulit. Good evening, Karoke. Basta pogi.
ay paminsan-minsan ginagabi. Banat lang, karaoke, sabi ni ano, kalahat niyo. Ted ulit o. Pag na-aresto ng ICC si Dugong, lalabas na si Ilong. Ah, lalabas na sa Ilong ni Dugong si Kibuloy bilang kulangot. At dyan na mahuhuli si disappointed son of God. Oh, yan lang talaga yan eh. Yan ang pinakaan niya yung ulo. Ah, diba? Rodelia Alpilor, shout out. Oo, sir. Napanood ko si Atty. Enzo Recto. Congrats, Sir Rox. Salamat at patuloy niyong pag-vlog para sa ating bayan. Oo, sir. Tama. Gagawin kay Sara Kim. Sobra na talaga siya. Sobra na talaga siya. Mga kabossing, patuloy nating suportahan ang makakabuti sa ating bayan. Take care po, Sir Rox. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Chen, shout out sa inyo. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi niya. Bumabati po ng mingiti at mapagpalang buhay, Team Tia Deli, Impong Basyang, sa lahat po ng Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, kung ako po ang nasa sapatos ni Madam Fiona, di ko na po iintayin pa na ako ituluyang palayasin ng taong bayan sa aking pwesto. Well, just make a graceful exit. Makes everyone proud of me dahil mas inuna ko ang kapakanan ng bawat Pilipino kaysa ang ako idikit ang tumbong sa pwesto. Totoo. Na inamin ko naman talaga sa buong madla, ako ay isang dakilang mangmang at walang talagang alam para maging isang sekwatari. O diba? Tawa-tawa si friend. Huwag na po sana niyang ipagpilitan pa ang gusto niyang kasi nagyegera patani na ang buong madla dahil gusto na siyang patalsikin. Kasi nga po, wala naman po talaga siyang alam kundi nagpapacute at puro no comment lang ang lahat po ng mga ibinabatong issue. Totoo naman, pero pag sa basketball, siyempre, ibang usapan yung Sir Rox. Ah. Presence of mind and past action dapat. Kasi it's for the boys. Ah. So mga minamahal nating taong bayan, nasa inyo pong mga kamay ngayon ang tamang desisyon para sa ating Madam Princess Fiona. Siya po ba ay in pa rin or out na ba? Ah? Nasa atin pong mga kamay ang desisyon. Ah? Ipaglaban ang karapatan at kinabukasan po na ating mga mag-aaral. Mga musmus pong kabataan, huwag na po sanang dumating pa na tayong mga Pilipino naglalaban-laban at nagpapatayan at nagsasakitan dahil sa pagbubulag-bulagan at pagkampi sa mga maling pinuno. Ang buong mundo po ay nakamasid po sa atin at pinagtatawanan po tayo dahil wala po tayong pagkakaisa. Sobra po tayong gulo. Kasing gulo po ng balahibo ng isang ulol na aso. Peace, love, and not war. Peace, love, and not war po ang dapat pairalin. Sana lang po para wala nang pong gulo. Yung mga di karapat-dapat, kayo pong mga yawa na ang mga wala naman pong silbi sa taong bayan, kayo na po ay bumaba at magsilayas na sa inyong mga pwesto. Ibigay niyo po dapat doon sa mga may talino. Totoo yan, friend, ha? At hindi kurap. Kayang patakbuhin ng maayos ang ating pong gobyerno. Sa inyong lahat, tunay pong nagmamahal, kasama niyo po sa pagdarasal para po sa kapakanan. Ito po ang aswangot na nobalista ninyong Tia Deli. Noel B. Matela, shout out. Sir Rox, di magre-resign si Sara. Di pa yata ubos ang budget ng DepEd. Sayang din yun. Noel din, no?
Sa 2025 election, talaga malalaman kung wala na talaga mga Duterte. Totoo yan, well. Kaya lang tagal pa noon, baka hindi na nga rin umabot eh. Ha? Dahil ito na nga, sana makalkal yung utak nito si Marcos na papasukin ng ICC. Eh, sarili niya ng mga loyalista yan, mga nagrarally na yan. Ah, wala, samahan pa nung ano, mga biktima ng EGK, talagang wala siyang magagawa. Eh makikita niya, eh, di ba? Sarili mo ng tao. Oh, excellency ka nga, di ba? Dapat mag-hashtag ang mga tao sa social media na Sara resign. Baka sakaling tablan si Sara ng delikadesa. Delikadesa? Ano ba? Masarap yata yan eh. Kinakain lang ni Sara. Noel ulit oh. Tingin ko alam na din ni PBBM tumaang gagawin niyang timing. Gagawin niyang timing para lang swabe. Oh. Malamang. O, 3JCO po. Shout out 3JCO. Tama yan. Tama. Yan nga ang lagi kong sinasabi. Timing is everything. Kaya tingnan natin by next month. ICC is here next month according to Trillanes. At naniniwala ako kay Trillanes. Pares tayo. Sabahan na rin natin ang konting dasal. Ha? Shirley Jaser, shout out. Wow naman, Karox. Proud kami sa'yo. Napansin ka ni Atty. Enzo. Tuwang-tuwa nga ako. Nakita ko mukha mo agad sa background. Sa background niya. Pinanood ko agad. Tama naman talaga ang sinabi mo na dapat magsama-sama ang lahat ng mga rally. Kabilang na ang mga naging biktima ni EGK na yan. Kawawa talaga, dapat makamit nila ang katarungan. Gandang gabi po sa inyong lahat, mga kawarriors. Gandang gabi, Shirley. Elizabeth Iscario, shout out ah. Good evening, Sir Rox. Naku, ang gulo nung apo ko, naririnig ninyo? Kulit yan eh. Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Naku, kahit ilang rally pa yan para mag-resign si Sara, di yan tatalabs sa mukha ng Sara na yan. Pustahan. Sabi tawa, ang laki ng budget dyan, bakit siya mag-resign? Yun lang, ha? Manigas kayo, sabi siguro niya, no? No, Elizabeth, no? Eh. Pag tinanggal ako ni Bongbong, oh, yeah. Pero kung sabihin niyo, re-resign ako, naku. Tutulog lang yan. Elizabeth Iscario ulit, oh. Isa pa, Sir Rox. Di at tatanggalin ni BBM kasi malaki takot niya sa mga Duterte. At baka kumilos na ang mga yan ng pailalim. Pailalim? Lahat na ng kilos, Elizabeth, pailalim, paibabaw, ginagawa na. Alam niyo naman kung ano kang kayang gawin ng Duterte, di ba, Sir Rox? Kaya siguro di makaporma ang BBM na yan. Okay. Paano ang gagawin natin? User, oh. Dapat bago pa ipapatay ng mga Duterte groups si BBM, unahan na niya na papasukin ng ICC at tanggalin na si Sara sa pagka DepEd Secretary, o, oh, diba? User ulit, oh. Sukan lang na payagan na huwi ni PBBM yung dapat sangkot sa war on drugs. Makita natin sa bayan ng mawala na ang demonyong grupo ni Digong, demonyong si Digong. Kasama naman na sa huhulihin niyang mga mag-amang Duterte, sila talaga ang mga kriminal. Sabi ni user. Dami ang user, oh. Ha? Hindi kaya natamang ang magselo si First Lady Marcos at baka nga may relasyon niyang si BBM at Sara. Patay tayo dyan. Chika yan ah. 3JCO po. Naku naman, I don't think so. Si BBM magkakagusto kay Sara, eh baka suntukin lang siya ni Sara. Mas may class naman si First Lady Lisa. O, oh, diba? User ulit, oh. Dapat talaga ang gawin sa rally, ipanawagan kay BBM, payagan niyang pumasok ang ICC, mamili siya
mamili siya Duterte or mamayang Pilipino. Yun nga yun ni. Eh. Ah. Para excellency ka pa naman, pero ang ganda. Ah. User oh. Daming user oh. Yan yung matalinong tanga. Ginagago na nga, tatanga-tanga. Rapan, tatanga-tangahan pa rin. Naku, tangang dakilang tanga. Grabe si user. User ulit, ginagaya ata ni PBBM si Jose Rizal. Di gawin ni PBBM, magpabaril ka na lang sa luneta. Gusto naman ata ni PBBM, lampasan pa ang pagiging bayani ni Jose Rizal. Patay tayo dito. Danilo Santos, shout out. Boss Rox, si Marcos lang ang dahilan kung bakit ayaw kumala si Sara. Di natin alam ang lihim dyan. Patay tayo dyan. Bon Ano, welcome to the club. PBBM strategy of keeping Sara is in the cabinet is putting her in the spotlight for the nation to see who she really is. Oh, pwede rin. Pero mali. Danilo Santos ulit. Marcos, mag-loyalty check. Marcos, mag-loyalty check ka sa nakapaligid sa'yo. Marami pang pakawala dyan si Digong. Yun nga eh. Yung ko dito. Tatawa-tawa naman eh. Ah, Raul Villanada, shoutout. Greetings, Kuya Rox. Sa inyong may bahay. Blessed Sunday sa inyo. Raul Villanada ulit. Mister, sa totoo lang to, nagmula ang singaw. Sa mister, sa totoo lang to, nagmula ang singaw ng maglabasan ng biktima ng EJK at sa tulong din ng mga Rocky Warriors. Napakinggan ka ni Atty. Enzo at sa mga kabunyog. Oh. Raul Villanada. Basta, ngayon pa lang mga friend, yung mga friends natin, ikampanya na natin si Atty. Enzo tsaka si Atty. Toto Kausing. Oo. Para matulungan natin din sila maski pa paano. Natalo nung nakaraan si Atty. Enzo eh. Sana manalo siya ngayon. Di ba mga friend? Raul Villanada ulit oh. Sugod mga kapatid, rejoin ICC, ibigay sila Digonyo sa ICC, o di ba? Yun nga ang sigaw kanina eh. Raul Villanada ulit oh. Napuno na ang salop ng mga Pinoy, nakakasuka. Nakakasuka na ang mga, nakakasuka na nga naman sila Digonyo. Kaya hindi umuunlad ng Pinas dahil sa gulo at disinformation nila Digonyo mismo. Raul Villanada ulit oh. Hindi man tumalab ang rally na ito sa kapal ng mukha nila Digong nyo, ipapakita naman nito ang Pilipinas ay isinusuka na sila. O, diba? Yun yun eh. Ramon Valencia, shout out. Bossy, congratulations. Napansin ka ni Atty. Enzo kasi isa rin siyang pinapanood ko sa Atty. Claire, Atty. Toto Kausing, Atty. Libayan at si Chris Esquera. Ikampanya ko yan si Atty. Enzo at sama si Atty. Claire lumaban bilang senadora at si Hiel Magno. Kumusta na lang sa lahat ng mga Rocky Warriors at sa pamilya mo. Kumusta ka rin Ramon ha? Unopre Jara, shout out ha. Baka dadaanin lang ni BBM sa pangiwingiwi ang issue ng incompetency sa DepEd ni no comment. Yan ang problema Unopre ha. Yan ang malaking problema. Richard Ramos, shout out. No more deep, no more debt ed secretary sa Ramau, must resign. Yun lang yun. Sumagot si 3JCO po. Hindi yan mag-resign dahil sa budget ng DepEd eh. Billion din sayang. Magagamit ni Sara sa ang datong sa kampanya sa susunod na eleksyon. Kahit wala siyang alam sa Education Department. Gora lang yan para sa pera. Totoo yan, 3J shop ka. Margie Mar Jerry Marjorie Iscasinas. Welcome to the club. Saan ka sa Gubat Sursugon? Basta sa Gubat Sursugon, hindi pa ako nakapunta ron, pre, eh. Baka taga-gubat ka rin.
Yung pamilya, expectation doon. Basta expectation. Taga doon eh, sa gubat. Oh, yung mga lolo ko doon. Oo. Oh. Edward Alvarez. Welcome to the club. Kapal Mux yun, sabi niya. Tony, shout out. Ha? Congrats, Xerox. Agree si Atty. Enzo sa suggestion mo. Hindi na po tatablan si Sara dahil sa kapal ng mukha niya, kasing kapal ng hollow blocks. African Sai, shout out. Ha? User ulit to. Si Sara magaling gumasta ng pera. Nakikita ng mga bata. Hindi alam ng mga bata kung paano gastusin ang 125 million sa 11 days. Dapat ipaliwanag niya sa mga bata paano gastusin ang 125 million sa 11 bilang DepEd Secretary. Nagtuturo ng mga bata mag-ipon ng pera. Patay tayo dyan. Sumagot si 3J Shop ulit. Aba eh, binili naman niya ng toothbrush yung mga bata. Binigyan din ng lechon manok noong graduation last year. Nagbigay din ng 1K sa mga bata. O eh, ang grand total ng nagastos ni Sara walang age, 125 million pesos. Eh, i-justify kasi natin na mahal ang mga bilihin ngayon. Patay tayo dyan. Ganun. Kalat ni Bayaw, hindi ko idol ang mga yan. Basta ako, dalawa lang ang idol ko sa labang ito. Ito ay walang iba kundi si Idol Rock Expectation. At syempre, nag-iisang walang katulad. The one and only Idol Norman Marcos. Long live mga idol. Patay tayo dyan. Sumagod si TJ. Hello, Kalatni. Sinong idol mo? Si Xerox? Sikat na si Xerox. Nabanggit na siya ni Atty. Enzo sa vlog niya. Oo. User ulit to. Ang mamayan o mga taong bayan hindi takot sa ICC pero takot ang mamayan sa mga Duterte. Pag magkabalik ang mga Duterte sa presidente, matatakot na naman ang taong bayan kasi gagamitan niya ng mga kapulisan para pumatay kasi payayamanin ang pulis ng pera. Payayamanin ang pulis ng pera. Sana makakabalik sila para meron tayong kinatakutan. Welcome ICC. God bless ICC. Bonjoni. Welcome to the club, Bonjoni. Ha? Gusto ng maraming leaders, maraming mangmang upang madaling lukohin, bulahin, bilhin tuwing eleksyon. Walang ganyan dito sa Indiana, USA. Buti ka pa nandyan eh. Iba tayo, Bonjoni. Anak ng kamote o ewan. Federico Mandaco. Kung makukulong lang ang mag-amang Duterte, si Kibuloy at iba pang mga China, sakalang tatahimik ang ating bansa, pati ang mga Chekwa sa West Philippine Sea ay makukontrol din ng ang kilos. Si BBM lang ang makakagawa nito. Ang problema mukhang wala sa bansa ang paninindigan niya, kundi nasa mga Duterte at loyalty niya. Kaya hindi tatahimik ang ating bansa at walang pag-unlad. Puro politika at sariling interes lang ang hangad, lalo tayong kawawa. Sang-ayon ako sa'yo, Federico. Ha? Alin tayo, Nak? Shout out, ha? Good day po, Tay. And to your family at Rocky Warriors. Tingin ko niyan, diyan magre-resign. Ang Sara na yan, sa sobrang kapal na, ng ispaltong mukha niya. Tama, Tay. Bunyog lang ang party list na botohan. Kasi makakasiguro tayong di tatahimik ang mga maling gawain sa gobyerno. Di sasantuhin ng mga taong gumagawa ng mali. Malaki ang malikiman o maliit, di ba? Alin tayo ulit, oh. Tama ka tayo, Roque. Dapat sumama sa malaking rally ang mga pamilya ng mga biktima ng ni mali
ni Halimaw na Duterte para mas maganda, mas marami. At tatlo ang main topic, ang China, ICC, Sara resign para mas malaki ang posibilidad na pakinggan ang tinig ng taong bayan ni BBM. O, diba? Totoo. Wala na siyang magagawa eh. Pag nakita niya yung tao na nagwawala, hindi naman siya, hindi kagaya nangyari sa tatay niya, yung tatay niya pinapalayas. Eto, hindi eh. Ah, tinuturuan na siya ng dapat niyang gawin ng taong bayan. Ah, mismong mga loyalista mo na nagtuturo sa'yo, SFC. Ah, nalalasing ako sa'yo. Sa tubig. Ayan akong mineral eh. Oh. Alin tayo muli ito. Isa pa tayo. Magandang rally na yan para makita ng mga mahihirap na ang nangyayari sa bansa. Lalo na yung mga walang TV, CP. At least sa balita na TV, makikita nila na kahit sa TV na kapitbahay nila para mas mamulat sa katotohanan, mas marami ang mamulat. Totoo yan. 3JC po. Hello, Sir Rox. Well, tumalaban o hindi, ang kailangan natin mag-rally din para tapatan din ang walang puknat na pag-rally ng mga DDS. Yung rally ng mga DDS, eh, yun at yun din ang sinasabi. Ang walang kamatayang pulburon issue. Totoo, para si Sara nang maupo sa Malacanang. Sa totoo lang, dapat naman talagang mag-resign si Sara sa DepEd. Dahil wala nga siyang alam sa pagpapalakad ng DepEd. So, what can you expect from Sara? Edi wala, bokya, zero. Totoo. Ewan ko kung anong nakikita dito ni XNCC eh. Ha? DJ Shop ulit. Sir Rox, tama si Ka Enzo. At this point, kailangan tulungan natin ang mga maka-BBM sa rally dahil kailangan nating iparating kay BBM na papasukin na dito ang ICC. Dito kailangan nating magkaisa para mapakulong na yung salot ng bansa pati ng mga kahuts niya. Totoo. 3J show ulit to. Sir Rox, naniniwala pa rin talaga ako kahit na hindi ako maka-BBM na si BBM eh nagkukunwari lang na hindi siya pabor na nakunin ng ICC si Dutz. Kunwari lang yan para isipin nila Dutz na di sila ibibigay ni BBM sa ICC. Pero sino ba ang ayaw na kunin ng ICC si Diggs pag dumating na ang panahon na nadakip na ng ICC si Diggs, saka natin tututukan ang mga galaw ni BBM kung mabuti ba para sa bayan, sa bansa. Yun nga dapat talaga doon, 3J Shop eh. Andyan pa rin ang Maharlika Pan na di natin alam kung ano na ba ang nangyayari doon. Dito muna tayo sa imminent danger na mga kampo ng kadiliman. Talaga. 3J Shop ulit to. Uy, magsang oras tayo mga friend. Itong si Kimo, natatapangan daw sa BBM ngayon. Aba, dapat lang, anong gusto mo? Maging duwag ang presidente? Ito nga kasi ang nilalagay ni Diggs sa puso at isip ng bawat Pilipino ay ang peer. Kung may takot sa puso mo, madali kang paikutin. At kung madali kang paikutin, madali kang pasunurin. Totoo yan. Ay, bukas. Tatapikin natin si Kimo bukas ha. O, sige. Maganda yung topic natin bukas. Si Kimo at si BBM. Yan ang topic natin bukas, ha? Si Kimo at si BBM. Oo. 3J show ulit. Alam mo, Sir Rox, talagang dibdiba ng pagrarally ni Ladigs. Tawa, malapit na ang June, parating na ang ICC. Totoo, kailangan makapwesto na sa Malacanang si Sara bago dumating ang ICC. Kundi, naghihintay na kay Diggs ang kulungan sa ICC. Oh, totoo. Talagang, sabi nga niya ito ni Trillanes, halangang bituka niyan. Gagawin at lahat yan, ba? 3J Shop ulit. Sir Rox, ito lang aking input sa mga nangyayari dyan. Una, yung polburon video kuno, totoo man o hindi, hindi yan makakalabas sa social media. You know why? Kasi kung sino man ang source niyan, tiyak, malalaman ng NBI yan. Malalagay ang taong ito sa investigasyon. Maaring manganib ang buhay. Totoo. Pangalawa, sabi niya,
Yung documents kuno, yung documents kuno ni Morales, totoo man o hindi, eh, tinatanggi ng PDEA. So paano pa malalawigin ang investigasyon for this case, eh, fake nga raw ang documents. Kahit maniwala si Bato na legit yan, mismo PDEA nagsasabi na wala ngang ganung documents. Totoo. Pangatlo, kapos na sa panahon sila Diggs para mapabagsak si BBM dahil anong petsa na? June na next month, andyan na ang ICC unless very drastic ang gagawin ng mga DDS. Tawagin nila ang armed forces ng China. Baka pa malaglag si BBM sa pwesto. Pero andyan din naman ang US. Di man sila papayag na mahulog sa kamay ng China ang Pinas for their interest as well, di ba? Kaya ayon sa aking bolang patay na naman tayo ito. Kaya ayon sa aking bolang diamante, eh, mukhang talo sa boxing ang mga DDS. O, di ba? Trejeshop ulit to, ha? Kita mo naman si Rox, rapido kung rapido ang mga rally ng DDS. Walang tigil, kaliwat kanan. Kailangang mag-ingay na ng todo hanggat June ang baka sakaling marindi si BBM at magkamali ng desisyon at matanggal siya sa trono. Pero heto na nga ang lagi kong sinasabi, silent water runs deep. Keso BBM is weak, ayaw ng ICC, bla bla. Di nyo ba naisip bakit nga kaya ganyan si BBM? Mura at katakot-takot na inaabot kay Diggs, kay Pulong, kay Baste, pero cool na cool pa rin si BBM. Oo. Kataka-taka, diba? Oo. Kaya nga ang kampo ni Diggs at si Diggs mismo hindi tiwala sinasabi ni BBM. Alam ni Diggs na ibang sinasabi ni BBM sa ginagawa nito o sa hindi nito ginagawa, diba? No? Kaya kita mo naman si Rox, kahit ina-assure na ni BBM na di niya papasukin sa Pinas ang ICC, pero Digong is not banking on it. Saywar kung saywar, tingnan natin kung sinong magaling, di ba? Joseph Rigodon, shout out, ah. Something fishy. They are riding at the same boat. Simple lang to. Richard Ramos ulit to. Papasukin na ang ICC para masira tuluyan ang ulo ni Pentanil. Patay tayo dyan. Shout out, Emans Calona Naka. Brother Eli Asistio, shout out. Adorasyon di Maranan. Mirna Regalado, shout out sa inyo mga friend. Boy Hong Kong. Jeff Ramos Nak, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out. Oy, mission accomplished. Hanggang bukas pumuli, mga friend. Oh, topic natin bukas, Kimo. Ah. Para medyo may saya naman ng konti, ah. Oo, si Kimo tsaka si BBM ang tatapikin natin bukas, ah. Sabi mo, Kimo, matapang ang decision ni BBM. Bukas malalaman mo na hindi. God bless, mga boss. Good night. Dasal. Bayan.